mag-share screen lang po ako ha. Kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano ba ako nagsimula sa IAM Worldwide. Nandiyan yung nanay ko na may eye cataract din, no? Ayaw magpa-opera ni nanay ko kasi nga po is bukod sa mahal, may ano eh, kumbaga yung mga takot siya sa side effect na pwede niyang ikabulag pa, no? Halip nalilinaw lang ang mata, pwede niyang ikabulag. Pero alam niyo po yun, nag-barley lang siya continuously after 4 months po, no? Luminaw yung mata niya, nakakapagbasa na siya. Hindi po kasi nagbabasa yung nanay ko eh. Kasi 3 sentences lang ang kaya niyang basahin, no? Nahihilo na siya at sumasakit na yung kanyang ulo, no? Pero dito po, no, sa barley lang, 4 months. Ngayon po, syempre, more than a year na siya nagtitake ng barley. Imagine, no, yung dating hindi nakakapagbasa, ngayon 1 hour nagbabasa siya ng kanyang mga devotional morning at saka evening. So ganun din po, may mga kaibigan ako na hirap magbuntis. Actually 10 sila, no, 10 na mga kaibigan ko hirap po sila magbuntis, pero ngayon po, no, praise the Lord sa tulong po ng barley, halos, no, lahat sila, no, nakauwi na ng Pilipinas ang iba, no, yung iba kasi nasa Canada, nagkaroon na ng baby. So imagine ito po, no, 13 years nga pong hindi magbuntis itong kaibigan ko, no, kasama ko siya sa office, no, lahat ng problema sa matres meron po siya, hindi rin po yan nagre-regla. In a year, no, 3 to 4 times lang po siyang magkaroon ng period, tapos ano pa, yung mga konti-konti lang, yung halos wala man nga eh. Tapos meron siyang malaking cyst sa kanyang uterus, no, meron siyang myoma, meron din siyang ovarian cyst, tapos meron siyang hormonal imbalance, halos lahat, no, lahat ng problema sa matres meron siya. Kaya nga sabi ng doktor 5% lang ang tsansa niyang magbuntis. So 95% doon ano, no, sira ang kanyang reproductive system. Pero alam niyo po, inoffer ko po ang barley sa kanya para magkaroon siya ng regular mens, no, kasi importante na tayong mga babae is nagkakaroon tayo ng monthly period. So yun po, no, 3 months siya nagte-take ng barley, ayun, no, nagkaroon ng positive result. Imagine, no, magpa-check po siya sa doktor, walang nakitang bukol sa kanyang ovary at sa matres. Ang nakita po doon is yung baby sac at saka yung mabilis na heartbeat ng baby. So imagine niyo po yun, no, sobrang blessing ng product na ating sinishare sa ating mga kaibigan. Kaya nagtuloy-tuloy po ako i-share yung products natin, no, yung barley, most especially po yung ating barley, kasi po, no, natatouch natin yung mga kababayan natin, may mga breast cancer. Ito po, no, hindi ko po siya kakilala personally, no. Pinadalhan ko lang po siya ng ano, ng video testimony ni Ms. Maritoni Fernandez. Kasi po, dahil po ako sa health insurance, nakukuha ko po yung mga numbers ng mga yung mga pasyente, no, na may mga cancer. So, ginagawa ko, sesendan ko sila ng mga video presentation, video testimony plus yung mga health benefits ng barley. So, ayan po, no, nakilala ko siya, meron siyang stage 1 breast cancer. So, 60 years old na po siya, pero alam niyo po, no, nag-start siya mag-take ng barley, ang sabi ng doktor sa kanya, huwag niyang i-take. No, pinag-aralan muna ng kanyang American doctor kung iti-take ba niya ito o hindi, pero yun nga po, no, nalaman mismo ng doktor, no? 4 silang doktor na medyo nagdebate pa kung itutuloy ang pag-inom ng barley o hindi, pero alam niyo po, no, na-amaze kasi yung mga doktor mismo, no? Ngayon one year na pong cancer, more than 1 year na cancer survivor si Tita Prosy, no? Kasi sabi nga ng doktor sa kanya, no, huwag kang iinom ng ibang barley, no? Ang inumin mo lang yung tanging barley ng Australia, yung box na pinakita mo sa akin, yung green box na yon, yun lang ang iinumin mo. Kasi every time po na may gustong inumin itong pasyente niya, kinukonsulta niya sa doktor, pero nire-reject po ng doktor yung ibang products, no? Yung barley lang po ng Australia ang in-approve. So ngayon po, no, nagpo-colonoscopy siya, yung PET scan niya, lahat ng mga laboratory niya, tsaka yung mga scan niya, lahat po ay normal, no? So kumbaga, cancer-free na po siya ngayon, no? So nakakatuwa lang, may mga kaibigan din siya, no, marami siyang mga kaibigan na may mga breast cancer din na sinishare niya, kasi siya po ay agent of hope na rin, no, talagang sinishare niya yung barley natin para magkaroon din sila ng ano, ng magandang testimony at maka-survive po sila, no. Tayo po ay kumbaga tumutulong tayo na magkaroon ng magandang kalusugan.